Okay, magandang araw. Ngayon may gagawin tayo dito ngayon na water heater. Ang sira raw nito, ayaw uminit. Bali yung power niya buo, gumagana raw, sabi ng may-ari. Pero ayaw uminit. Pero testing muna natin para malaman natin kung buo talaga yung pinaka-power niya. Isisaksak natin. Ayan, nakasaksak na. Ito nga pala yung pinaka circuit breaker natin, ALB switch. Ayan, pinaka main switch natin. Ito naman yung selector ng high and low. Ayan. Ito namang switch na to, para ito dun sa inadaluyan ng tubig. Mag-on lang to pag may papasok yung tubig dito sa water inlet natin. Ayan. Tsaka mag-on yung switch na to. Hindi to magkaka-power pag hindi siya walang dumada ang tubig dito. Hindi magkakaroon ng power yung water heater natin. Kaya ang gagawin natin, i-manual switch lang muna natin para makita natin kung may power. Okay? Pindutin natin yung pinaka-switch niya. Ayan. Kung makikita niya, okay yung power niya. Good yung power niya, umiilaw. Yung init lang yung problema niya, ayaw uminit. Okay? I-share ko lang sa inyo kung ano yung makukuha nating sira pag ganitong ayaw uminit. I-share lang natin sa inyo kung anong piyesa yung makikita nating sira o anong problema pag ganitong water heater na ayaw uminit. Ang unang step na gagawin natin dito pag ganito ayaw uminit, titestingin muna natin yung mga water heater natin. Ang una natin titesting yung mga heater natin kung gumagana, kung buo yung heater natin. Okay? Testing natin para makita natin. Ayan. Yan yung pinaka-heater natin. Ayan. Bali, apat na terminal. Ibig sabihin, dito sa tanking ito, apat yung, dalawa yung heater na mayroon. Ayan. Kasi apat yung terminal niya. Ibig sabihin, dalawang heater nakalagay rito sa isang tanke na to. Ngayon, para makita natin kung asan yung magkarugtong na heater, i-off lang natin yung pinaka high and low switch natin, yung selector, para makita natin kung buo yung heater natin, para matesting natin sa continuity. Okay? I-off lang natin itong pinaka-selector niya para sa high and low. Pag naka-off na siya, pwede na natin sukatan yung resistance nitong heater natin para makita natin kung asan yung magkarugtong na heater. Okay? Ilagay lang natin yung tester natin sa resistance. Yan. Times 1. Yan. Sukatan muna natin to kung ito yung magkarugtong na heater. Tingnan natin tong dalawang ito. Ayun. Pumalo siya. Ayan. Kung makikita nyo, pumalo yung tester natin. Kaya, i-ano ko lang yung ilaw natin para makita natin yung pointer ng tester natin. Ayan. Binaba ko lang yung ilaw para makita natin yung pointer ng tester. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, pumalo yung tester natin. Sabihin, yung isang heater, gumagana. Okay itong isang ito. Ngayon, hanapin din natin yung isa kung buo din yung heater na isa. Ibig sabihin, ito na yung magka-partner dalawang itong natira. Yeah.
makikita nyo, kumalo din yung isa. Ibig sabihin, buo yung pangalawang heater natin. Kung buo yung heater natin, ibig sabihin, ang problema niya, yung supply papuntang heater natin. Kasi, nung tinister natin yung heater natin, buo, gumagana, ibig sabihin, yung pumapasok na supply papunta sa heater, yun ang problema. Walang supply na pumapasok papunta rito sa heater, kaya siya ayaw uminit. Ngayon, yung heater natin, ang pinanggalingan ng supply natin ng papuntang heater, dumaan siya sa thermostat natin. Pangalawang ite-testing natin yung thermostat kung buo yung pinaka-thermostat natin. Kasi doon dumaan yung kuryente papuntang heater. Kasi yung thermostat, yun yung nagkakat ng kuryente pag masyado nang mainit yung heater natin. I-testing natin ngayon yung pinaka-thermostat natin. Okay? Ito yung pinaka-thermostat natin. Yan. Isa. Focus lang natin. Ito yung pinaka-thermostat. Isa. Dalawa. Ayan, tatlo. Ayan. Testing muna natin itong nandito. Ang pagtitesting ng thermostat pag ganito sa water heater, kailangan, ang function nitong thermostat nito, ang trabaho nito, mag-cut ng supply pag masyado nang mainit yung heater natin. Kaya pag malamig pa siya, pag hindi pa ginagamit, dapat ang resistance nito shorted. Yun ang ganun pag nag-testing ng thermostat ng water heater. Ang function niya dapat shorted pag thermostat ng water heater. Kasi magkakat lang siya, magkusa siya magkakat pag uminit na yung pag mainit na yung water heater natin, kusa siyang mag-off or kusa siya mag open yung thermostat natin. Tingnan natin to kung isang ito, kung meron kung shorted. So, lagay lang natin sa resistance yung tester natin. Tingnan natin kung may resistance. Yan, shorted. Ayun. Kung mapapansin nyo, shorted. Ibig sabihin, buo itong isang thermostat na to. Yan. Tingnan natin yung isa. Ayun. Mapapansin nyo, open itong isang ito. Yan. Yung isang thermostat natin, ayan. Hindi siya pumalo. Ibig sabihin, open. Tingnan natin yung pangalawa. Hindi na sa ilalim lang kasi. Ayan. Open din yung pangalawa. Ayan. Ibig sabihin, posibleng dito ang problema sa dalawang thermostat natin kasi open. Tanggalin ko para, tanggalin natin para makita natin, para ma-testing natin ang actual. Ayan, natanggal na natin yung pinaka-thermostat natin para makita nyo kung ano yung tsura. Ayan, pakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura. Ayan. Yan yung thermostat natin. Ayan. Nakadikit ito sa body. Ayan. Yung pinakalikod niya. Pag masyado nang mainit yung tangke ng heater natin, kusang mag-o-off, kusang aangat ito, mag-o-open yung resistance niya, hindi tutuloy yung kuryente papunta sa heater. Titigil yung init ng heater natin. Yan. Yun yung purpose niyan. Yun yung trabaho ng thermostat natin. Ngayon, pag hindi siya ginagamit, pag malamig siya, dapat ang resistance nito shorted. Dapat shorted para tumuloy yung kuryente papunta rin sa heater. Pag malamig pa yung heater natin, dapat shorted ito. Okay? Tester natin para makita natin. Lagay lang natin sa resistance yung tester natin. Times 1. Tingnan natin kung papalo siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi siya pumalo. Ibig sabihin, open na tong thermostat na to. Ayan.
Ayan. Ibig sabihin, sira na itong thermostat na to. Kasi kung open to, walang diretsyong kuryente papunta dun sa heater natin. Pag nag-open to, ibig sabihin, wala nang tutuloy dun yung kuryente papunta sa heater natin. Kaya hindi nga siya iinit. Ayan. Open na to. Dapat ang function nito shorted. Pag ganitong hindi ginagamit, pag malamig siya, dapat ang function niya, ang palo niya shorted. Ay, open siya, ibig sabihin, sira na siya. Okay? Tingnan natin yung isa. Ayan. Ganun din, open din. Ayan. Kaya walang kuryenteng papasok doon sa heater natin. Hindi nga siya iinit. Ibig sabihin, sira rin to. Bali, dalawa yung naging problema natin. Bali, dalawa yung naging sira ng thermostat natin. Ngayon, mayroon akong binili na thermostat. Ayan, pakita ko sa inyo. Compare natin yung palo niya. Ito yung binili kong thermostat na bago. Kaso, ang magkaiba nga lang, wala siyang ring na pwedeng itornilyo. Ayan. Yung original niya kasi, mayroong kabitan ng tornilyo, yung pinaka-ring niya. Ayan. Yun yung nabili natin, wala. Ayan. Bali, gagawa na lang natin ito ng paraan para ma-ikabit dun sa unit. Ang gagawin natin, maglalagay na lang tayo ng washer para maipit, para maikabit natin dun sa may tornilyuhan. Ayan. Bali, gagawa na lang natin siya ng paraan para maikabit natin. Wala kasi tayo makuha na magkasing parehas nito na mayroong tornilyo. Mayroong lalagyan ng tornilyo, yung pinaka-ring niya. Ang nabili natin, wala. Kaya gagawa na lang natin ang paraan. Compare muna natin. Tester natin para masuka, para ma-confirm natin doon sa sira tsaka doon sa buo. Ito yung sira. Ito yung buo. Tingnan natin. Ayan. Ilagay lang natin ulit sa resistance yung tester natin. Ayan. Tester na muna natin itong buo. Ay, yung sira. Ito yung sira. Ito yung buo. Tingnan natin yung buo. Yung bagong bili natin. Ayan. Kung makikita nyo, shorted yung resistance niya. Ibig sabihin yung buo to. Ayan. Tingnan natin yung isa. Tingnan natin yung isa. Bali ito dalawa. Ito yung bago na binili natin. Parehas. Tingnan natin kung parehas ang resistance. Hindi kita nyo shorted. Ibig sabihin buo ito. Ayan. Ibig sabihin buo ito. Tingnan natin yung sira. Ito yung sira. Tingnan natin. Ayan. Open na yung sira. Ayan. Ayan. Okay. So po, kabit natin para malaman natin kung okay na. Gagawin ko muna ito ng paraan para ma-clip natin dun sa tornilyuan. Okay, balikan ko kayo. Salamat. Ayan, ikabit na natin yung pinaka-thermostat natin. Ayan, focus lang natin para makita nyo. Bali, ginawa natin ang paraan. Bali, linagyan na lang natin siya ng washer magkabila para maipit yung pinaka-thermostat natin. Okay? Testing natin para makita natin. I-plug lang natin para tingnan natin kung may power na. Kung umiinit na. Ayan, nakasaksak na. I-select lang natin siya sa high.
naka-power on na rin dito. Then i-switch natin yung pinaka daanan ng tubig. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, dalawa na yung ilaw. Ayan. Kanina, nung hindi pa natin napapalitan ng thermostat, isa lang yung umiilaw. Ayan. Tingnan natin. Ayan natin pa umiilaw. Ayan, uminit na siya. Hindi ko lang pwedeng patagalin kasi yung wire natin na ginamit maliit. Baka mag-overheat. Ayan. Uminit na. Ano na? Ayan. Sige, naging problema na lang yung pinaka-thermostat natin. Bali, open yung thermostat natin. Kaya walang kuryente pumapasok dun sa heater natin. Okay? Maraming salamat. Sana nakapag-share ako sa inyo ng kaunting kalaman at about dito sa ginagawa nating water heater na ayaw uminit. Maraming salamat. At kung kayo ay bago lang sa channel ko, pakisubscribe na lang. Pakipindot nyo na rin ang notification bell para lahat ng bagong video natin, update kayo. Okay, maraming salamat.